kinalasa ang bagyong Yolanda, walong sanggol na raw ang namatay sa Tacloban City dahil sa kakulangan ng pasilidad sa ospital. Sa Eastern Visayas Regional Medical Center, hirap pa rin ang mga pasyente dahil kahit may generator at ilaw, kulang pa rin sa gamit. Narito po ang report ni Cara David. November 15 nang dalhin sa Eastern Visayas Regional Medical Center si Buenaventura Arota dahil sa epekto ng pneumonia sa kanyang baga, hindi niya kayang huminga ng mag-isa. Kaya ang kanyang mga anak halinhinan sa pagbomba sa handheld ventilator. Ang isa sa nag-aaruga kay Mang Buenaventura, di mapigilan ng luha habang hinihimas ang ulo ng ama. Basang-basa ka sa may... Opo. Parang na-trauma pa rin siya. May generator at ilaw na sa ospital pero kulang pa rin sa kagamitan. Marami pa rin pasyente ang naghihintay maoperahan. Walong anak, sir, ay gusto ko pa nga mabuhi. May sugat yung baga niyo? Oo, sir. Oh, ano sabi sa inyo? Kailan kayo maoperahan? Usually, hindi, it's nga, kailan ako operahan ako. Oo, kailan daw? Hindi siya nagsabi. Walong sanggol na raw ang namatay dahil sa kawalan ng pasilidad. Kabilang si baby Bernard Salutan na may congenital heart disease. Isinilang ang sanggol noong November 9, isang araw matapos tumama ang bagyong Yolanda. Para mapunan ang pangangailangan ng mga tao, nag-take over na ang DOH sa dalawang pribadong ospital. Sa Divine Word Medical Center, kumpleto ang pasilidad pero napakaraming pasyente. Tumutulong dito ang ilang Koreanong nurse at doktor. Many patients infectious patients, so many, and children and infectious. Ito naman ang jeep na nagsisilbing tirahan ngayon ng pamilya ni Luisa Bernido. Dalawang pamilya ang nagsisiksikan dito. Minsan, nakaupo na lang daw matulog ang mga nakatatanda. Nagtayo naman ng barong-barong ang mga kaanak ni Luisa sa tabi ng jeep. Anim ang pamilyang nakatira dito. Bukod sa madilim, sobrang dami raw ng lamok. Ang tatlong buwang gulang niyang anak, tad-tad ng kagat sa mukha. Back to zero kami. Wala kami nadala, kahit anong wala. Kaya hindi ko masasabing paano kami makakapagsimula. Ayon sa City Administrator ng Tacloban, marami ng evacuees ang umuwi, pero marami pa rin natitira sa evacuation center. Plano nilang magtayo ng temporary shelter. Nadatnan na naman ng GMA News ang mga residenteng ito na pinagtsatsaga ang pulutin ang mga palay na nagkalat sa warehouse ng NFA sa Alang-Alang, Leyte. Ito rin ang warehouse na sinugod noon ng ilang residente nitong nakaraang linggo. Walo ang namatay nang mabagsakan ng pader. Kahit hindi taga-alang-alang, may ilan pa rin dumayo roon para mamulot ng bigas. Kaya hiling nila sa mga otoridad, huwag nang kumpiskahin ang mga nakukuha nila. Mabuti na raw ito kesa mabulok ang palay at di na mapakinabangan pa. Sa tulong naman ng ilang pribadong individual, dinala sa isang ospital sa Cebu ang 8 taong gulang na si Joko Montero na taga Ormoc City. Nagtamo ng sugat sa ulo si Joko nang tamaan ang nagliliparang yero sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Isang linggo ring na natiling bukas ang sugat ni Joko sa ulo. Hindi na raw maigalaw ng bata ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Dili masukat ang aking sayang na nakarating kami dito para maligtas ang aking anak. Kailan kayo uwi? Hindi ko pa alam kung kailan po. Walang ospital doon? Meron. Tinanggihan po kami doon. Cara David, GMA News.